yung ako talaga yung hinanda ko na yung sarili ko na feeling ko talaga tatanggalin kami. Yung panahon ng Aldab. Yes. Parang kahanan, panahon ng Aldab, feeling ko wala nang nanonood ng Showtime. Parang buong Pilipinas nakatutok sa Aldab. Tapos parang ang laking kasalanan pag fan ka ng Showtime. Ang laking kasalanan pag nanonood ka ng Showtime. Parang nag-aaway-aaway yung mga tao sa social media na parang hindi ka dapat nanonood ng Showtime. Dapat lahat tayo nakatutok lang sa Aldab. Yung ganun. Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod. Si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Latest to mga ka-Aldab dahil in-announce na nga po ng GMA Network na sa kanila na nga po ang Showtime. In-announce na po ng ABS-CBN Management na lilipat na nga po sa GTV ang Showtime mga ka-Aldab na ipantatapat nga po sa 8 Bulaga. Alas 12 rin ito ng tanghali pero mapapanood naman po ito sa GTV. Para ang nangyayari, yung mga loyalty ng Showtime ay pupunta po sa GTV at hindi po kumbaga tatangkilikin ang TV5. Sabi ko nga po sa inyo matalino po itong GMA Network na gawa po niyang kumbaga kontrolin ang sitwasyon na kung saan akala nila ang mga Showtime viewers ay manonood po sa 8 Bulaga pero hindi po kumbaga yung mga loyalty ng mga viewers ng ABS-CBN ay pupunta po sa GTV sa TV5 o sa ABS-CBN sa GMA Kapuso mga ka-Aldab, di po ba? Kung may loyalty ang mga legit dubber cards, meron din naman pong Showtime na legit, di po ba? Yung tipong kumbaga sila rin po yung makapagsasabi, sila rin po yung magpapatunay na hindi lang lahat ganito, hindi lahat ganun, di po ba? Kumbaga kami legit din kami, kumbaga susuportahan pa rin namin ang Showtime, di po ba? Kita nyo si Suset Dr. Lero tuwan-tuwa nung kumbaga nasa GMA 7 na yung Showtime. Di po ba? Siya po yung unang nag-react mga ka-Aldab. Well, sa mga Aldab Nation, ha, hindi ko na i-remind, kilalang kilala po talaga namin si Suset Dr. Lero. Number 1 po talaga yan. Hindi na po mawawala sa Aldab Nation yan. Malaking phobia ang binigay niyan kay Main Polkerson. Isa po yan sa nagsasabi. Well, totoo naman po yung mga nagko-komento po sa akin eh. Di po ba? Hindi po talaga flap yung Destined to Be Yours. Si Suset Dr. Lero lang po yung nagsabi niyan. Remind ko lang po kayo ha. Totoo po sinabi niya yan. Hindi ko po gawa-gawa lang yan. Kaya nga po kita nyo yung Destined to Be Yours ha. Maaga pong natapos. Kasi ang sabi nga po ni Suset Dr. Lero, eh, kumbaga wala na nga po raw. Kumbaga bagsak na. Tapos pinasikat pa po nila dun si Kyla Alcantara. Real talk to mga ka-Aldab. Para lang po sa kaalaman ng lahat yan ha. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel ko. Well, balikan natin itong sinabi ni Vice Ganda. Ito yung Aldab. Di po ba? Na hindi po sinabi ng TBJ. Di po ba? Na isa sa bumuhay po sa 8 Bulaga. Isa po sa sinabi nila na kami ang gumawa ng Aldab. Dapat bagsak na itong taping cooperated dahil sa hina ng ratings ng mga panahon na yon. Pero nung pagsamahin namin yung Aldab, lumakas yan. Hindi po talaga napasama, no? Pero nasa history na po tayo. Although ganun man po yung nangyari, eh, tanggap na rin po ng Aldab Nation yung ginawa po ng TBJ GMA Network, di po ba? Kaya nga po, ako, kita nyo naman po, pansin nyo naman po, lahat ng mga kumbaga bumabati ko sa atin, lahat ng mga nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, okay lang, di po ba? Yun naman po yung, kumbaga, lagi kong pinapaliwanag, lagi kong sinasabi sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior, chill lang po tayo, darating din po yan. Kumbaga, malay nyo, mga ka-Aldab, sa TV5, eh, ibalik yung Aldab. Malay nyo, si Alden Richards, eh, biglang magbago desisyon, di po ba? Tapusin na yung kontrata niya sa GMA at lumipat po sa TV5, di po ba? Although loyal siya sa GMA, di po ba? Sinasabi niya na hindi. Kumbaga, 8 Bulaga lang naman eh. Kumbaga, ano siya, yung magiging freelancer na lang po. Di po ba? Wala pong imposible, sabi ko nga po sa inyo.
kumbaga may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag, mahirap magkomento lalo na nga po sa social media. Dito mga Aldab, pinapaliwanag ko lang po sa mga baguhan pa lang po sa Aldab Nation, sa hindi pa po masyado updated ng mga panahon na yan. Ito galing na po sa bibig ni Vice Ganda, kung gaano po ba talaga kalakas ang Aldab Nation, kung ilang artista po ba talaga ang pinadapa ng Aldab. Oh, ngayon alam nyo na, ngayon siguro sapat na po ang mga sinabi ko para kumbaga makakuha, di po ba, makuha yung simpatya ng mga netizen sa mga nagsasabing hindi naman ganun kalakas ang Aldab Nation, nagkakamali po kayo. Ayan, galing na po sa bibig ni Vice Ganda, natatanggalin, ine-expect niya natatanggalin yung show dahil sa baba nga po ng rating, dahil sa wala na nga po raw nanonood. Totoo naman po eh, yung sumambulat yung Aldab Nation, mga Aldab. Ang daming artista po na sikat sa GMA Network, sa ABS-CBN, ang biglang, sabihin na natin yung katotohanan na biglang bumagsak. Biglang nawala yung kasikatan nila, inagaw ng Aldab Nation. Yung tipong lahat sa social media, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa mga website, bidang-bida yung Aldab. Kaliwat kanan, napakaraming gustong interviewin. Di po ba? Ilang beses nga po bang in-interview ni Jessica Soho si Maine Mendoza? Dalawang beses yon, mga ka-Aldab. Yung una, nagsasalita siya. Pangalawa, hindi na po siya, kumbaga, nagsasalita. Di po ba? Yung tipong isa kang dub mask queen na kilala, tapos biglang umikot, tapos dyan na po lumabas yung nag-audition si Mengay sa Pinoy Big Brother, pinapakita na ng ano, nagkakaroon na ng ganto ganyan, tapos hindi siya nakuha, di po ba? Tapos dyan po nagsimula yung first, ano niya, yung audition, di po ba, na tinatanong siya ni Jennifer, anong talent mo, di po ba, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong umarte, ano lang, alam mo, magpapangit, di po ba, yun lang. Pero bakit tinanggap siya, di po ba? Speaking of TBJ, hindi naman po TBJ nagpasok kay Mengay, si Jennifer, pero inaangkin nga po ng TBJ, sinasabi ng TBJ si Mengay daw yung ganito ganyan. Di po, sa mga nakakaalam, si Jennifer po ang pumili kay Maine Polkerson. Baka hindi niyo rin po alam, di po ba? Nire-remind ko lang, baka may mag-react. Hindi, matagal na yan, alam na namin yan. Sa mga hindi po nakakaalam, at sa baguhan pa lang po sa channel natin, si Jennifer Perer po ang pumili kay Maine Mendoza sa Eat Bulaga. Siya po yung nagpa-audition, sa dami po na mga nag-audition, kita nyo naman po yung suot ni Mengay, pambahay lang. Pumunta siya sa tape at ngayon, yun nga po, kumbaga sinabi niya na ganito ganyan, pero na, siya pa rin po yung napili. Sabi nga, blessing in disguise nga po raw yung pagpili, sabi ni Maine Polkerson. Hindi niya ine-expect at wala po talaga mag-e-expect na darating yung point after 2010, 2015, makikilala niya si Richard Polkerson Jr. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Biruin mo na ipapasok mo pa yung balita mo sa Showtime kay Alden Richards. Kaya ka nababas eh. Okay lang yan, mga Kaltab. Magsawa po sila, kakabas po sa akin. Ang importante lang, kumbaga, well, kayo po bahala mag-comment, mga Kaldab. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay syempre, dito lang po kayo tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyo. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.